sinubukang humabol pero hindi nakahabol mga parts. By the way, magandang umaga sa ating lahat. Once again, this is your DOM, Freedom Rider here. Noong nakaraan, sa sinabi natin doon, napag-uusapan natin ang tungkol sa tire pressure. Oh mga parts, kasi importante rin yun na tama ang karga na ating hangin sa ating mga gulong, ano? No, yung tire pressure kasi mga parts, naapektuhan niya directly ang ating handling, yung traction natin sa pavement, yung pagkasira ng ating gulong, at saka yung stability ng ating takbo, di ba? So minsan, nangyayari, nagkukulang ng hangin ang ating gulong. Minsan rin naman, napapasobra. So, ano bang nangyayari pag kulang ang hangin ng ating motor? Not the motor, the tire. So, pag kulang ang hangin mga parts. Applicable rin ito sa kahit yung sa four wheels. So, pag kulang ang hangin mga parts, ang nangyayari, yung tire natin medyo malambot, of course. Then yung contact niya sa pavement and malaki. Kasi nga ang lamya-lamya. Malaki yung contact patch niya doon sa pavement. And that will lead to higher friction. Malaki yung friction na nag-generate niya. So ibig sabihin, mas madaling uminit yung tire natin mga parts. At dahil doon, naapektuhan niya rin yung madaling pagkasira ng ating gulong, tire wear natin, ano, yung tawagin nila sa Ingles. And of course, dahil nga malaki ang friction, naapektuhan rin ang consumption natin sa gasolina mga parts. So, pag ang nangyari naman, masyadong mataas ang pressure sa ating gulong, magkakaroon, experience mo yung rough driving, kumbaga, no, parang nakasakay ka sa kabayo. Oh, no! Kasi, mga parts, ang tire natin is a part siya ng suspension system. Nag-absorb rin kasi siya ng shock. So, pag matigas, ang nangyayari, parang hindi niya ina-absorb, tina-transfer niya na kaagad yung shock dun sa ating suspension system. Minsan nga talaga na-experience mo tag-tag. At also, yung contact patch natin sa pavement mga parts, napaka-liit. Minsan yung dulo na lang, yung pinakagitna na lang ng tire natin ang in contact. So, ibig sabihin na wawalan tayo ng traction, ano. And, of course, kailangan natin i-check ang ating tire pressure, mga parts, depende na sa atin. So, weekly, mas maganda. Or by the time na gumagawa tayo ng ating paglilinis sa ating mga pinakamamahal na motor, i-check na rin natin yung kanyang tire pressure. Mas maganda kasi na pag-check natin ang tire pressure niya, mga parts, cold engine or hindi pa tumatakbo. Kasi doon mabibigyan talaga tayo ng idea kung ano nga ba talaga ang existing na pressure sa ating gulong. Kasi pag tumakbo na, medyo mainit. So, magkakaroon ng build up ng pressure doon sa ating gulong, tataas, increase. So, hindi na yun ang tamang pressure niya. Also, mga parts, mayroong recommended naman na tire pressure by the manufacturer. Nakalagay sa ating swing arm.
No? Ang gulong kasi natin, mayroon siyang maximum tire pressure. So, hindi siya ang susundin natin, ano? Kasi, yun ang pinaka kaya ng ating tire na i-handle na pressure. But, the manufacturer, may nare-recommend sila. Yun nga, nakalagay sa ating swing arm. Yung iba, ito, si body, nasa 33 PSI front and rear tire niya. Yung sa iba naman, nasa 35. Yung iba, ewan, mas mataas pa. Pero at the end of the day, it's your discretion. Kasi nga tayo naman ang gumagamit mga parts. Minsan kasi, ano na yan eh, nasa driver na rin. Kung gusto niya na mas matigas yung gulong. O basta, na feel naman ng rider. O discretion na rin natin yan, ano. Pero sinasabi na may nare-recommend naman na yung manufacturer para sa more efficient na riding experience. Pero ako yung likuran nito nasa 35 but the recommendation is 33 PSI. Oo nga pala mga parts, sa hindi nakakaalam, gusto yun mo natin na manatili ang pressure ng ating gulong ay hindi maaari. Dahil every now and then naglo-loss ng pressure ang ating gulong. Lalo pa at wow. Yeah. Yun minsan nga no, nakatambay lang ang ating sasakyan, ating motor. Tapos bigla na lang kita ko na malambot na ang gulong. It's a normal thing mga parts. Kasi ang gulong naman permeable naman yung kanyang ano, yung kanyang mga ginamit na ano ba 'yan? Materials. Yung guma kayang lumusot. Kahit pa paano nakakasingit yung mga molecules ng hangin, ano? Ang sabi nga mga parts, every month naglulus ng pressure ang ating gulong to about 1 PSI. So, gustuin man natin sa hindi, napuplat at talaga ang ating gulong. Kaya ugaliin natin i-check ano. Kasi nga pag malamya ang gulong natin, yung ating handling ano, apektado, napaka bigat paminsan-minsan, heavy steering talaga pag kulang. Tapos yung response bukod sa mabigat na hindi mo pa kaagad na dadala sa direction na gusto mo yung motor mo dahil nga parang cake yung ano natin tire. So napakaganda talaga na tama yung tire pressure natin sa ating mga gulong para maganda rin ang takbuhan. So, napaka traffic ng mga parts. Classic. So, sana may napulot kayong mga parts sa pinagsasabi ko ngayong araw na to. So hanggang dito na lang muna mga parts. Always remember, ride safe. At mag-ingat parate. Mag-ingat rin sa taong hindi nag-iingat. Okay mga parts, enjoy na lang muna natin yung view ng traffic.